good morning mga kapigmate, mga kasolar. So, ang babalag natin ngayon ay about sa three bulb o sabihin natin na three fluorescent na 12 volts. So, mga kaibigan, ang i-babalag natin ito ay sa solar setup, sa solar wiring na ano, pwede nyo makuhanan ng idea. Ito pong sa setup ng ganito mga kapigmate o mga kasolar, pwede rin po siya sa sabi natin 220 volt. Pwede yung gantong wiring sa 220 volt at pwede sa DC. So, kailangan nyo lang pong tandaan. Pag 12 volts po mga kaibigan setup nyo o DC, kailangan nyo yung mga ilaw nyo gagamitin 12 volts, 12 volts, 12 volts. So, ito po ay mayroon dito nakalagay na ano dito may kita sa likod. So, ito kalimitan mga kapigmate. Yung pag binili nyo yung box ng ganito, may box na nakalagay. Nakalagay 12 volts DC kung ilang watts. So, ito kasi wala na nakalagay sa kanya kasi tinatanggal ko na. So, ito po ay 12 volts DC. Ito ay 4 watts, 5 watts, 10 watts. So, magkakapara sila ng laki pero magkakaiba po ng wattage yan mga kapigmate, mga kasolar. Tapos, tandaan nyo lang sa solar lagi mga kapigmate, positive at negative. Kung sa, ano, sa 220 volts mga kaibigan, mga kapigmate, ay mayroong ano sila, line 1, line 2. Kunwari, line 1 itong positive, line 2 itong negative. Sa DC naman po, tatandaan nyo lagi, ang mayroon lang positive, negative. So, positive, negative. So, iba-iba rin po ang gamit sa ano 12 volts, saka sa 220 volts. So, ito pong ating ano breaker, mayroon pong AC nito at mayroong DC. So, ito pong atin ay DC, DC 20 amperes na breaker. Tapos, ito pong mga anong to, halos parehas lang din po sa ano sa AC pero ang wiring nila ay halos nagkakaparehas lang, nagkakaiba-iba lang ng tawag kasi tawag nila dito ay line 1, line 2. Sa atin naman po ay negative positive. So negative positive lang tatandaan natin, medyo hindi po nakakalito pag sa solar ang se-setupin natin. So ito, ang vlog natin ngayon ay may nag-request sa atin na tatlong fluorescent saka tatlong switch sa isang gang ay sa isang utility box o sabihin natin na 3 gang switch 3 fluorescent. Yan po papaganahin natin sa isang utility box. So yun po ang re-request natin. So tatandaan po natin positive negative. So mayroon tayo ditong positive negative. So ito nagkakaiba man ng kulay minsan itong ilaw natin kasi dito ay dilaw at pula, dilaw at pula. Itim at pula, itim at pula. So, tatandaan nyo lang po lagi, ang pula po ay positive. Ang negative po, pwedeng itim at pwede pong dilaw. So, yan po. So, ngayon, gagawin na natin yung setup natin ngayon. So, ito pong ating junction box, nakalatag na po dyan. Para medyo mabilis-bilis po yung ating pag-wiring. So, yun, pagpasensya nyo na, medyo magulong ating ano. Ito ay gagamitin lang po natin para sa tutorial. So sa ngayon, meron tayong positive negative sa mga bombilya natin o sa mga fluorescent natin na 12 volts. So ipapasok na po natin yung mga linya nila para makita nyo positive negative. So adjust lang natin to. Yan, positive negative. Ipapasok natin yan. So, sagad natin, hindi ko na po pinutulan mga kaibigan kasi marami pa tayong paggagamitan. Sayang kung puputulan natin tapos dudugsungan din natin. Mas maganda yung mahaba kaysa nagdudugsong mga kaibigan. So, yan. Bago pa lang lahat, kailangan nyo muna mamili dito kasi dito, positive mga kaibigan, positive negative galing sa charge controller natin. Positive negative galing sa breaker natin. So tatandaan nyo lang, pwede kayong pumili dito kung alin linya ang pwede nyo pagkabitan ng ano ng switch. Pwede sa negative kayo kumuha at pwede rin kayo sa positive kumuha. So ngayon ang gagawin natin, kukuha ang switch natin, ililinya natin sa positive. Tapos ang ating ano negative ay direct sa lahat ng ilaw. So ito na, simulan na natin. Medyo layo muna natin 'yan. So ang unahin pala natin muna mga kaibigan, mga pigmate, ay itong ating switch. So, itong ating switch, lalagyan muna natin siya ng jumper. So, ang sisimula natin, kasi sa positive tayo kukuha ng switch. So, itong positive natin, mga kaibigan, yan. Papasok lang natin dito sa unang, ito yung ating switch 1, switch 2, switch number 2, switch number 3 to. So, sa switch number 1 natin lalagay itong positive. Yan.
Yan, lagay natin sa switch number. Tapos, ang gagawin po natin dito ay lalagyan po natin ang jumper dito sa switch number 2 at switch number 3. So, sa paglalagay naman ng jumper, mga kaibigan, so nag-cut na ako. So, tatandaan nyo, pag nagputol kayo, mga kaibigan, kailangan sakto dito. So, papansin nyo to. Kita nyo ba? Medyo malabo talaga. So, dito, ito, may sukatan siya kung gaano kahaba yung puputulin nyo. So, o yung puputulin yung babalatan nyo, slicing nyo. So, ang gagawin natin dito, galing sa switch 1, tusok natin dyan. Ayan, pag nag-click, okay na. Tapos, pasok natin sa switch 2. Okay? Ayan, pasok natin sa switch 2. Pag nilagay natin sa switch 2, ito po, pwede po dito sa gilid na to, o pwede rin dito. So, lalagyan naman natin dyan, pero yung dito naman sa kabilang to. So, ito po yung ating naputol na, na balatan na natin para hindi na tumagal ang video natin. Yan. So, sa jumper po, mga kaibigan, kailangan po ay magkakasama. So, mamaya, itong side na to, itong ilaw na isa natin, number 1 natin, dito yung ano niya, sa positive. Ito naman, positive niya dito. Tapos ito naman, positive nito, dito. So, dito lang. hindi po kagaya tayo ng mga ibang elektrisyan na may mga tawag sila na formal na tawag. Sa atin po, informal. Mas madali po itong intindihin sa mga hindi po marurunong na kagaya ko. So, ito. Ang gagawin na natin, unang ilaw dito. Ilaw natin, fluorescent na number 1 natin. So, ito. Lalagyan natin to ng positive. Positive. Okay. Lagyan natin dito. So, ang gagawin na pala natin, pag sasama-samahin na po pala natin ilagay para ano. So, positive na, positive dito, pupunta rin dito, punta dito. So, tigitigis ang positive sila, lalagyan nyo. So, ito, meron tayo. Tatlo. Tapos, yung negative niya, ito, kailangan natin malagyan din. So, lalagyan din natin yung positive natin. Oh, so, isa-isay na lang natin. So, para hindi kayo malito. Tingin ko makakalito yung ginagawa natin. So, ito na lang. First line natin. Dito. Positive. Okay. Yan, positive natin. Ito na yung positive natin. Nandito na mga kaibigan. So, hindi nyo ba makita. Baba natin ng konting ano, camera natin. So, ito yung positive natin. Yan. Nandito na. Punta lagi natin dito sa isang switch. Switch number 1 natin. Yan. Switch number 1. Tapos itong positive nito, ay i-coconnect natin sa positive nitong isang ilaw na to. So, yan. Lalagay na natin, ha. So, hindi muna natin lalagyan ng electrical tape. Tapos, ito, negative nito. Maglalagay tayo dito ng negative. Lalagay lang tayo ng negative. Medyo mahirapan tayo magsuk-suk-suk-suk nito. Ayan, negative. Okay. Tapos, yan, dyan. Tapos, ito, connect na natin to dito. Basta tandaan nyo, mga kaibigan, na breaker nyo, patayin nyo, ha. So, negative. Mamaya natin lagyan ng electrical tape. Basta patayin breaker nyo, ha. Yan, negative nya. Tapos, to negative. So, mamaya na natin ito kukunik yung negative niya. Tapos, positive naman, saan ba natin nilalagay ito? Ito. Ito ba? So, maghanap tayo ng wire. So, ito naman, yung positive naman ito mga kaibigan, ay lalagay natin ng wire. So, itong positive na to, diretso natin dito sa baba para may lagay na natin sa switch. Yan. Nahihirapan tayo dito magsuksok kasi hindi sabay-sabay. Pero okay lang yan. Kaya natin yan. So, yan. Positive. Okay. Then, lagay natin dito sa switch number 2. Yan. Switch number 2 natin. Tapos, lagay naman natin itong isa para sa switch number 3 natin na ilaw number 3. Okay. Dito natin papadaanin to para makita nyo mas malinaw. So, hindi na natin puputulin to. Diretso na natin. Kasi hindi naman natin kailangan putulin kasi by switch yan. Yan. So, yan. So, may positive na tayo dito sa number 2. May positive na tayo dito sa number 3 yung ilaw natin. Tapos, may jumper na rin tayo. Or may okay na yung mga switch natin. Ito yung setup ng switch natin. So, yan. Ito yung switch natin. Ito yung ano. Teka, medyo
ayusin ko para makita nyo. So, ito yung switch number 1, switch number 2, switch number 3. Okay? So, negative, connection, magkoconnect na sila. Tapos, sa negative naman ito, ay magkoconnect na natin to. Tapos, maglalagay tayo ng negative para lalagyan ng negative nito at negative din nitong kabila. So, ito yung negative natin para dito sa side na to. Lusot lang natin dito. Medyo mahirap na kasi hindi sabay-sabay ko. Pero kung alam nyo na mga kaibigan ang paglalagay nyo, mas maganda sabay-sabay nyo nang ilagay yung mga wire. Kasi mas maalwan ang paglalagay ng wire kung magkakasabay nyo ipapasok. Kasi kung hindi sabay-sabay, medyo mahirap. So, ito pa. So, okay na. So, may running na tayo ng negative dito, papunta dito sa kabila. Galing naman dito, papunta dito. So, okay. Connect na natin yung lahat ng, ito muna, lahat ng negative. So, itong negative nito, kukonnect na natin. So, lalagyan na natin ito ng electrical tape para dire-diretso na tayo. So, ito. Lagyan na natin ng electrical tape. Ito. Check lang natin yan. Tapos lagay ulit ng electrical tape. So, sa paglalagay ng electrical tape, mga kapigmate mas, o mga kaibigan, mas maganda ayusin nyo. Yan. Tapos itong sa baba, yung negative dito, lalagyan na rin natin ng electrical tape to. Yan. So, sa ano natin, sa unang switch natin, testingin natin, buksan natin ang breaker. So, tingnan nyo muna. So, siguraduhin nyo magkakalayo yung wire o para matesting nyo. Saka titingnan nyo to, yung ating, yan, titingnan nyo tong ating charge controller, mga kaibigan. So, kung makikita yung charge controller natin, 13.2. So, pag malakas ang bawas sa kanya, sabihin natin nag 13.4, ayun, maging 12 na lang siya. So, ibig sabihin, mayroong positive-negative dyan na magkadikit. So, yan. Open na natin. Pag hindi nagbago, okay yung ating wiring. So, yan. So, ito. Walang nagbago. So, sa switch 1 natin. Ito sa switch 1 natin, mga kaibigan. Yan. So, ito yung switch 1 natin, ha. Para dito sa isang ilaw. Yan. Okay, so dito naman tayo sa kabila. Ang gagawin naman natin dito ay yung negative natin. Yan, yung negative nito ng ating ilaw. Negative nitong yan. Tapos yung negative na papunta dito sa kabila ay pagsasamahin lang natin. So yan, pagsasama-samahin lang natin. So dapat palang ginamit kong wire yung mga manipis lang kasi masyadong mas makapal tong size 14. Dapat pala tutorial natin ginawa natin ay mga size 18 na wire. Kasi size 14 po talagang ginagamit kong wires dito sa bahay, mga kaibigan, para mas ano siya, mas safe. So ito naman, positive, pagko-connect mo lang tong positive. Patay ang breaker pala. So connect mo lang yung positive. Yan, then lagay ng electrical tape. Tapos, open ulit natin ang breaker. Testing natin ang switch number 2. So, yan. Open na. Switch number 2. Switch number 1. Switch number 2. Switch number 1. Ngayon naman, last switch natin ay number 3. So, yan. Connect na natin, mga kaibigan. So, positive, negative. Hanapin muna natin ang positive. Connect natin ang positive. Yan. Then breaker, huwag kalimutan kasi pag nagkadikit ay hindi naman puputok, mga kaibigan. Yun ang kagandaan sa 12 volts, mga kaibigan. Hindi naman siya puputok. Mag-i-spark lang. Yan. Saka ito, kahit bukas ang breaker nyo, wala pong kuryente yan, mga kaibigan, ha? 12 volts.
So patay ulit natin breaker. Connection ng negative. So ayan. Lang natin negative natin. Yan. Okay. So, yan. Natapos na yung ating setup. So, papakita ko sa inyo. Nalinis na. So, nailagay na natin to. Tapos, buksan na natin tong breaker. So, fluorescent 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3. O, yan. Okay. 1, 2, 3. 3, 2, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Okay. So, ilalagay naman natin to na para mas malinaw. So, ilalagay na natin tong kanilang mga sa tamang lagayan. Para linis din. Linis ba sa mata? Okay. Kailangan lang natin ng mga tornilyo. Okay. Sa paglalagay nito mga kaibigan, so dandanin nyo lang kasi puro mga naka-jumper to. Unahin nyo muna tong negative na itago nyo muna doon sa gilid. Then, ito naman, kailangan medyo okay na pong dumiskarte mga kaibigan, mga kapigmate, kung paano nyo may lalagay na hindi matatanggal yung inyong mga ano, mga jumper. Yan. So, kainan dumiskarte. Kanya-kanyang diskarte yan mga kaibigan. Ayan. So, hindi pa tayo sanay dito ah. Pero pag lagi nyong ginagawa, masasanay din kayo mga kaibigan. Ayan. Yan. So yung isa pang so ayan na yung ating switch, then salanong lang natin 1, 2, 3. Yan. Okay, then lagay lang natin to, tapos kunwari tatakpan din natin. Medyo may kamahalan tong mga junction box na binili natin, naka-poly pa tayo. So, ayan. Then, tago lang din natin to. Tago lang natin. So yan, tapos natin ang ating okay. Yan. So, natapos na ang ating vlog mga kaibigan. So, patay ang breaker. Open ang breaker. Switch 1. Switch number 2. Switch number 3. So, close ng number 3. Close number 2. Close number 1. So, yan po mga kaibigan ang ating solar wiring sa 3 gang switch at 3 fluorescent.
So, sana po nagustuhan yung video to. Marami.